Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ARBC Devotionals from Genesis to Revelation. Ang ating text ngayon ay manggagaling sa Exodus chapter 32 verses 1 to 4 at saka verse 21. So hayaan niyo po akong basahin ito. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, "Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." So Aaron said to them, "Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons and your daughters, and bring them to me." So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." Verse 21. And Moses said to Aaron, "What did this people do to you that you have brought such great sin upon them?" So ang context nito, mga kaibigan, ay magmumula doon sa chapter 19. Ito yung time kung saan si Moses ay tinawag ng Diyos upang umakyat sa bundok ng Sinai habang ang mga tao ng Israel ay naiwan sa paanan nito. Mula doon sa chapter 19 hanggang bago mag-chapter 32, dinetalye doon yung kung anong mga batas ng Diyos. Unang-una ay binigay doon yung Ten Commandments. Nagbigay ang Diyos ng mga batas patungkol sa pag-aari ng mga alipin, sa retribution, about sa hustisya, at nagbigay rin ng Diyos ng mga grabing detalye kung paanong bubuuin at ano ang komposisyon ng tabernakulo. So itong lahat ay ibinigay ng Diyos para sa mga Israelita para i-restrain sila sa pagkakasala. Binigay iyon para sila ay mapigilan sa kanilang mga kasalanan, mabigyan ng daan para sa kabanalan at to keep them from the rampant polytheism at yung idolatry na meron sa kanilang region. So ang magiging focus ng ating devotional ay Coram Deo. Ito yung tinatawag na living before the face of God or in the presence of God. Bali dito sa konteksto ng ating binasa ay ang mga Israelita ay mistulang naiinip na. Sapagkat si Moses ay natagalan sa pakikipag-usap sa Diyos sa taas ng bundok. So visible sa mga Israelita yung ulap na siyang rumerepresenta sa Diyos doon sa duktok ng Sinai. At alam rin ng mga Israelita na si Moses ay nandoon sa bundok. Ngunit sa kanilang pagkabuyo, sa kanilang pagka-board, kumbaga, sila ay nag-fashion ng kanilang mga sariling Diyos sa mismong harapan ng Diyos. Knowingly that God is in their presence, they fashion their own gods. And interestingly, instead na sila ay mag-antay pa, dahil ito dapat ang gagawin kapagkat sinabi ni Moses na mag-antay sila, or imbis na sila ay sumunod kung nasaan si Moses para talaga malaman nila kung ano nangyari sa kanya, ang naging resolution nila is to make up gods who shall stand before them. Meaning, make up gods that they can worship, knowing full well that God's presence is still in the mountain. They have a conscious understanding of God because of the clouds representing God, but their idolatry is rampant. Sabi ni John Calvin, "The heart is an endless factory of idols." And I propose, friends, at the heart of sin, the problem is our heart, our unimpatient hearts, or the impatient hearts of the Israelites led them to fashion their own God. So is it not true, friends, that similarly, kagaya ng mga Israelita, tayo mga Kristiyano, we are more willing to accept a made-up image of God that suits our seeming present circumstance than actually being with God? The satisfaction of our senses becomes our primary goal instead of the covenant we have confessed. We lust after an image that satisfies our needs rather than being with God, being patient with His providence, fully trusting Him, knowing full well that God's sin is everywhere, most especially sa mga Kristiyano
God looks to them intimately because we are His children. Sabi ni R.C. Sproul sa isa sa kanyang mga lecture, magandang ipag-reflect ito doon sa kanyang lecture na The Essence of Being a Christian. Sabi niya, tinanong niya yung mga manonood, how many of you believe in Satan? Nag-respond ng mga Kristiyano, naniniwala sila rito. Natapos tinanong ni R.C. Sproul, now how many of you believe in God? And I would add, and I would propose to you, friends and brethren, if you so believe in God, we proclaimers of being in allegiance with Christ, do you understand that God sees us and He is with us? Ito yung pinoproklama natin, di ba? God is Emmanuel, God with us. However, do we truly live out that profession? Unlike Moses, our mediator to the Father is Christ the Son Himself. And in the right time, He went down and proclaimed the good news. He is the better Moses, friends. The better mediator between God and us. Siya ang final revelation ng Diyos according sa Hebrews. In Christ dwells full deity. The Lord of hosts Himself is now our mediator. He is interceding. Siya ay nananalangin para sa atin that we might be with Him when He reign in the heaven and is still interceding for us today. Even though we neglect Him and murmur like the Israelites against Him. As for this Christ, misto lang ang sinasabi natin ay kagaya ng mga Israelita. As for this Christ, the God-man who brought us out of the bondage of sin, we do not know what has become of Him. Brethren and friends, we know what has become of Him. We know what has become of Christ. He now sits at the right hand of the Father and is ever reigning at the throne of majesty. So as a challenge, we must reflect on the statement, Coram Deo. Have we oriented our lives as if God is looking at us as a father watches over His sons and daughters? Do we listen to the warning of our conscience before sinning? Or we succumb to the temptation and act as if sin is acceptable like what Aaron did? Nung tinanong siya ni Moses, ba't mo hinayaan to? Because the people said so, sabi ni Aaron. But in the end, it was Aaron's fault because he was the one in charge and we, Christians, are in charge of our bodies. Aaron was supposed to be the one leading the Israelites in the stead of Moses since he is absent. But what he did was the opposite. He, in his high priestly stance, collected the gold of people and himself instructed the building of the golden calf. Friends, in this history, we are not Moses, we are Aaron. So, ang challenge sa pinakahuli ng ating devotion is we must admit that we have made idols knowingly and we are deserving of God's wrath. Just like what happened in the preceding verse sa chapter 32, tayo ay nararapat sa kaparusahan. Ang ginawa sa mga Israelita ay pinagpapatay sila. Tinanong ni Moises sila, sino ang para sa Diyos? Just like Moses did, the Spirit is calling us and is convicting us of our sins. Sabi ni Moses sa verse 26, who is on the Lord's side? And the Spirit to us, brethren and friends, is saying, who is on the Lord's side? We must answer it through repentance, the blessing of God. God with us is the ever-ready hand of God to forgive us if we ask in Christ. Manalangin tayo. Amang dakila, salamat sa pagpapala ng Ebanghelyo. Salamat sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay bumaba, hindi bilang isang tao lang, hindi bilang Diyos lang, ngunit isang perpektong tagapamagitan para sa amin at sa iyo. Salamat sa natapos niya nagawa. Ito ang tinitindigan namin sa aming mga kinakaharap sa buhay, lalong higit sa aming problema ng kasalanan. Tunay na walang pag-asa labas sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy mo kaming palaguin sa pagkilala sa iyo, Ama, Anak at Espiritu. Bigyan mo kami ng malinaw na pagtingin na ikaw ay nakatingin sa amin, hindi bilang isang maninita, ngunit bilang isang ama. Tulungan mo kami na mas pag-igihin pa, napabanalin ang aming sarili para sa kapurihan ng iyong pangalan, ang pangalan na nagliligtas. Sa ngalan ni Kristo, Amen.